Iba talaga mga kaibigan, iba talaga si Rene J. Rene J Potato, mga kaibigan. And with that, intro pa lang yun para sa ating last series ng main qualifiers day 2. Ipakilala natin ang mga teams natin. Mabilis, isang mabilis. Simtik on the blue side, you got Pabu here on the Tamog Hotdog dito para sa Far Sapper's Blood. Kaya kay Chester na magagawa. It's no moment for gross puncture for the finisher. Continuing that deceptual Hayabusa set naman sa Changu. Ito solid MB ang gagamit ng X-Ball, Yawi ang Kurare ang gagamit ng Hellcurt, Chester ang popolin Kupa, and si paring H2O ang gagamit ng Lancelot. Going back doon sa ginawa ni Rene J, pare, ganoon ka-agresibo yung si Rene J. Feeling niya may ulti agad siya. Level ko pa lang. Diba? Balon! The Mantle Singer. Bottom execution, Thorn Rose. And that's it. Bigla dito si paring Papu. Oh, akit angle, napakaganda double pick off para dito sa side ng next play Predator Solid. Actually, may napatay pala ang Team Chik. Yes, nang hindi natin yes. Nakita. That was MB. MB. Oh, yeah. MB. Si MB dito. Pero grabe, gigil na gigil si H2O tola. H2O with a KDA of 100, kill participation of 100%. And Kizet, wow. Naman dito tel, nakakuha pa rin ng kill level 4 kaagad. Utilizing his soul of lava. Hindi pa wala, basta-basta ang Team Chik dito. Again, against NXP. Ang galing mo mag-match, ang galing mo mag-matchin. Dalawa yung total kills, tapos isang kill, isang assist, 100%. Ang galing mo doon. Ayaw, tol. One plus one, tol. Payat. Problem sa akin yan, tol. And eto ha, nahula ko kanina, naka-first blood yung NXP Solid. Pero yung Team Chik nakakuha ng una nilang buff. Ngayon, pwede pang ma-negate yung prediction na pwede manalo yung next play Predator, kasi nga baka makukuha pa ng isang ba. Pero sino nga ba ako? Pwede namang hindi magkakatotoo yon. Kasi nga yung next match natin ay nandito na sa 30. Tignan mo yung likod. Si Yawi lilikod. May alam kaya si Pabu dito, may naliligaw na Pabu. Tinalo na ni Rene J dito. Down for the Yawi. Naiirik na skills. Pero nakapag-assemblick pa rin si Pabu. Nag-miss yung patong execution dito. Kaya ganit parang X2O. Flicker out. Tignan dito. Mismo. Tapos there is the ultimate coming from Seth Mitchell. Shower na binati lang din. As he said that I are angry Popol. Ay, yeah, Cupa, sorry. Walang namatay. Si Kuya mo Jester doon at hindi, buti na lang kamo walang Tyrant's Rage si paring Yawi. I think si Yawi na miscalculate niya yung XP niya. Siguro malapit na siya magkaroon Tyrant's Rage, pero hindi to ama sa timing. Meanwhile, may timing pa rin dito si paring H2O dahil siya ay makakuha ng libre kill, tapos Raptors Machete na rin. If I'm not mistaken, tapos kukuha pa siya ng Turtle Soup. Lumapit dito si Jester, man. He wants to really disrupt that take for the Turtle para makapastuman lang kahit papari si paring Set na deadly man yung Turtle, pero hindi na re-reset. Andun sa may Gedli kagad si paring Set. Tapos tingnan natin may mid-shore shower nga ba pwedeng maibuga. Actually, napigilan pa sa pag-abate itong bata. That is upset. That's gonna be the Dark Knight Falls activated. Out to Yawi. Yawi here will be slain. And that's gonna be the kill na ibigay lang din para kay Papu, mga kaibigan. Kanino na punta yung Turtle man? Ay, yeah, H2O. Nalasit na H2O na pa i-back. Ooh, tapos kumuha pa siya dito ng defensive boots. Oh my, H2O once again proving na isa talaga siya sa mga main superstar core. Para sa side ng NXP Solid. Clutch Turtle Take, napakahalaga nun Kuya Shinbu, kasi again kapag nagkaroon ka ng shield tapos Lancelot ka, pwede kang sumugod kada paggabi. Pero yung Team Chik, alam na nila na kailangan nila lumaban. Hindi na bawal ng mag-gangster. Kami man ang gagangster, mag-react kayo dahil basag ang tore ng NXP Solid. Pero that is said, no, nabasag rin naman yung top laner dito. Onto the Gillette, instant replay, makikita mo of the fight that was unfolded. All in favor pa rin ng NXP dito, pero hindi ganun kalinis, no, na maalam si Yawi doon as he stayed into the middle. Nanigurado na lang din siya kasi H2O dito, he did puncture out after taking on that Turtle. Pan, ang naging palitan tol, hindi talaga 1-4-1, naging 2-4-1 in terms of turret trade. Gera dito, Farsam Repeated Airstrike will be stopping on that one. And yes,
Alam mo yon, NXP is taking the lead of this one by an inch, pero Team Chik hindi nila hinahayaan na sumobra-sobra. Hinahayaan, hindi nakagaya to nung game number one. Medyo nagising na. Nagising na sa pagkatulog, ladies and gentlemen, ang Team Chik. Parang ganitong oras na talaga yung gusto nilang makuha. Pero ayun! Ambush! Double kill from H2O! Sabay eh, no? Sabay pa yung ano? Yung bangkay na bumaba? Uy! Sabay yung dash, sabay din yung angkay. Sabay din yung pagtumba ng Hayabusa tsaka Parsa. And that's it, ladies and gentlemen. The face check of death clearly as the death brush is successfully established here ng mga taga-NXP. That's gonna be the way clear. Coming in from Hotdog. Feather Airstrike. Nakaka-off yung Hotdog. Gamit ang Hotdog na naman eh. Feather Airstrike, just stop the push mula kay H2O and MB. Hindi na biro si H2O, tol. We are sitting at the 6-minute mark. My best guess is nakatungkot core items na to. Hinog na si H2O. The damage output, ladies and gentlemen. Pwede na maganda mag-setup. Sinaparing kaibigang Rene J dito. Tapos makakuha pa na naman siya ng isa na namang turtle buff. Sabay isang fiend. So, this time, Kuya Shinbu, anong lane na lang ang pwedeng kunin? Mid lane, pwedeng magsama-sama na dito ng NXP Solid sabay si Rene J dun lang sa gilid. But then again, Kuya Shin, yung depensa ng Chik dito ay talagang kaya din pumalag. Again, meron silang napakalayong damage mula sa harap ni Cho Shower tapos mula sa taas na Feather Airstrike. Kailangan nang nina umiwas sa mga ambush kasi ilang beses na sila nabibiktima ng mga ganks mula sa mga bush. Muntikan na yon talaga. Ang ganda rin ang time hindi na ginagawa ni Yawi. Pag pinipredict niya talaga, wala siyang vision doon kay Kisetsu. Mula lang talaga yon. As in, grabe. Sinakot nila talaga yung rotations, mga kaibigan. And that's it. Kung nahagip siya ng konti man lang ni Yawi, doon nakaka-follow-up ka agad ng napakabilis sa H2O. But as a matter, the main headline here is of course a take on the turret inner dito ng mga taga-NXP Solid. Alam nila hindi lang highlights ang kailangan. Just take these turrets. Every turret taken is a little step getting closer into the MPL. Pit na, pero tas nananakawan pa yung Team Chik dito ng mga extra damage output such as the Fiend. At pero hindi pa rin nila gini-give up itong tower nila sa mid. As long na may tower tayo sa mid, pwedeng-pwede pa tayong pumalag. Depensang Chikulet ang nakikita natin dito, Kuya Shinbo. Pero tignan mo yung minimap. Napapaligiran na sila, Kuya Shin. Tignan mo yung sandwich method. Ready day na naman! Yeah, on the set here, of course, sumagot siya ng kanyang Meteor Shower Unstoppable, though. Isa at set 4 na ginawa dito ni H2O. Gulong naman kay Pabo. Yawi dito bilang patapos. Tignan natin. That's gonna be another custom leak. There's gonna be another slot of sites there, Pabo, bilang pambalik. Tapos yun nga lang. Tignan mo, tignan mo. H2O, yung bandang ka, inhibitor turn be hugged there by some minion waves. Kuya Shinbu, nakita mo yung parang binilangan. Na, kitang-kita sa minimap yung pag-ikot nung limang icons nung heroes ng NXP Solid. Tapos bigla na lang may nag-command. Rene J, simulan mo. Nalito, bigla yung Team Chik. Yes, walang nagkapatayan. But the main plan is to get towers. And dituhin yung Team Chik kung saan pupunta. Kasi si H2O pumunta sa baba. Rene J pumunta naman doon sa gitna ng gulo ng Psycho. Pumasok sa dalawa. Walang napatay. Pero okay lang. Objectives are real. Next level place mula dito sa next play Solid. Yeah, sorry Manji, no, hindi ako ganun ka-familiar dun sa item pack na to. Ano kaya to? Mallet, no? After the endless battle, meron siyang... Ito, pwede to mag-ano, papuntang ano ba yan? Heptasis yan, no? Yan ba yung component ng heptasis? Hindi ako familiar din eh, hindi rin ako familiar sa mallet. Pero pwede siya mag-ano eh, Kasi may... Mura kasi, madali na rin eh. Endless battle, heptasis nga mga kaibigan. We got here 210 para sa laro natin at the 9-minute mark. Although Team Chik is holding the defense naman, no? Pero, ayan, next play, Predator Solid is doing it step by step. So, mag-set dito after the Fatal Links. And that's the BNK getting clipped. Apat na member na titira dito mula sa NXP. Tuloy pa rin ang pressure na kailang gagawin. I think nag-oversee si Chester doon. I think wala yun sa plano. Pero Chester. Clear naman ang plano ng NXP Solid dito to get all of the pressure, to get all of the entry points and the choke points ng Team Chik dito. Ang aasa ang Team Chik dito sa isang magandang setup. Pero ang problema, yung NXP Solid, never silang nilalaban ng 5-on-5. Question, kapansin-pansin eh. Parang ginugulo ng NXP Solid kung saan pupunta ang Team Chik. Yeah. Beautiful ML para sa side ng NXP Solid.
Laging iwalay. There's no heavy call naman para sa NXP solid talaga na lumaban din as a 5v5. It does feel like may eagle pa nga sila sa 5v5 kasi Chango yan. Not to mention may Barca din, di ba? Mas marami yung tatamaan niya. Pero kung i-isolate mo yan, kahit may ma-pick up na isa o kahit merong ma-hustle na isa, may objectives ulit na makukuha naman sa kabilang dako ng mapa. Kailangan nila dito ng kahit dalawa o tatlong fatal links na magmumula kay paring Jester. Pero kung makikita mo naman sa kabila nandun si paring MB, parang nakakaitan na fatal links! Double kill yun! Dalawa yun! Oh my god! Oh my glove, Silicious, crucial yon para the side ng Team Chik. Team Chik pala, lalaban pa dito si paring H2O. Pero yung Tams, itatry na lang ishove yung top lane. Men, nasa top lane yung Lord ngayon. Sino ang una makakapag-setup? Renny J? Renny J here. Kasi Poison Stinger, kumukuha ng distansya. Full stack, kumunek dito sa mukha ni paring Pabo. Pero alam niya, na pwede siya sa gabi dito. Kalma, Licious. MB here, lumalapit, tumutorchback, sumisway-sway lang. Pero alam niya, hindi siya pwede mag-commit. Dahil tatlo lang sila sa mapa ngayon. It does look like tall. Medyo, hindi ganun kalinis. Ano ha, yung momentum na. Hindi ganun kalinis. Yes, hindi ganun kalinis. Mula sa NXT. Yung dalawang nanti-take ng Lord kanina, I think that was Lancelot, tapos if I'm not mistaken, si X-Board. Kinansin nila yung take ng Lord after nung gino ni Renny J. Alam din nila na pwedeng malugi si Renny J doon. Padating na yung Farsa. Look at the discipline ngayon nung NXP solid. Team Chik, ang ganda rin ng depensa na pinapakita. Not letting any solid na gumawa na naman ng tempo. This time, yung damage kasi output ng Team Chik, enough para sumagod sa next play. Pero Walang makunat sa ganun-ganun, ganung classic setup. And that's very big freedom here for the members here of NXP Solid to take on the Lord. Team Chik will be suffering a push na merong Lord. Can they take something? Can they do something? Nakabantay din lang si Renage, si Yawi doon. Back towards the Lord. Andun yung Kupra. Pero Lord na yan. Automaticals. Grabe men, yung Kupra, si Kuya Yawi nakabantay. Parang yung mga kagawad sa mga barabarangay. Kapag ikaw ay lalabas, minabati ko po kayo. NXP Solid now getting the free Lord, men. It's looking like Team Chik, sila lagi yung nasa defensive stance. Sila lagi yung nahihirapan lumabas, men. Sa ganitong sitwasyon. Nadali eh. Inunderestimate ni Jester yung damage na pwedeng ibuga sa kanya despite being attacked. Hindi yung tankiness yung yung main asset ni Jester dito. You have to remember that. Walang tanki ngayon sa pwedeng ibuga na ni Sonid. Lalo na kay H2O. Pero may setup ang Team Chik. Yun ang tanging pag-asa nila against NXP Solid dito. NXP now, they're getting closer and closer sa pinakagitnaan doon si paring Chester. Ganda ng positioning sa mapa. Doon ako na-elip. Yung mga icon sa mapa, kumbaga sa basketball, ang ganda ng pasahan. Ganda ng pistuhan. Yep. NXP Solid. Marching towards the bottom lane. Shit. We are angry. Activated dito naman to go for the Lord. Pero I think na-realize ng NXP. So, Malma lang. Ayan o. Pero to lang, parang napakasip pa rin nun. Feeling ko parang napakasip pa rin nun. Luminous Lord yun. They did set that we are angry gets burned. And I think na-respect talaga ng NXP Solid yung idea na mabilis mag-clear yan. Mabandali makadepensa talaga. Yes. Nire-respeto nila yung damage eh. Ang daming damage dito, may Hayabusa ka pa na pwedeng ma-outplay yung Lancelot minsan or si Renny J, 'di ba? Pwede talaga eh. Kaya tignan mo yung ginagawa ng NXP Solid. Dalawa lang yan eh. Lalabas si Renny J or mag-initiate si Yawi, may mabibait na skill, alam na cooldown yung skill, then saka papasok. Hustle ni Seth, ha? Again, naka-holy crystal. And kapag inhibitor turret push kasi tol, that's the thing. Kapag inhibitor turret push, mahirap ulihin talaga yung Chango. Sa loob ng base lang yan. Kasi pwedeng yung Chango nandun sa mismong base magpaulan eh. Totoo. Medyo yun sa drone eh. Again guys, lamang ang NXP Solid, but it's not there. Tingnan mo yung patience ni Yawi. Kailangan talaga. Nakatayo lang si Yawi. Nakatayo lang eh. Alam niya eh. Hindi nagpapakita eh. Kasi the fact na hindi siya nagpapakita, hindi na makalabas ang Team Chik. Bulag sila sa mapa. Yeah. Parang Shin. Feeling ko na kailangan mag-ulti ni Sent pang site lang eh. Or kay ano. Kaso kailangan nila sa dahil. Hindi. Kailangan lang hawakan ni Sent yung kahit minions. Basta minions lang. Ayun. Nag-ulti na nga. Hindi niya na natiis. Inultihan niya na. Risky nun ha. We are angry here at the bottom lane. Alam nila na walang ult. Pwede commit.
Pwede i-mid, papasok dito si H2O. Doon inilabad Phantom Execution para lang makapag-zone out. Puncture in. Lumapit lang din. Kisetsu dito. Fatal Links! Oh my God, mga kaibigan! Chester, mga kaibigan! Get killed! Arrest in peace! Before fate the game, before somebody else takes you out of the fame and put your name to shame! Si Yowie naman ang abon dito. And let's see here as Chester will be torched back by that X-board. Walang na-push na inhibitor chariot. Nakakuha pa ng dalawang kill din yung Team Chik. And they are still on the defense of this game. Sabi ng Team Chik, binibate lang namin. Alam nyo na walang ult. Okay lang yon dahil yung iba kong kampe, sabi ni Sent, ay merong ult. Fatal Links sa tatlo. Dalawa ata yon o basta dalawa ang nawala sa NXP Solid. Depensang Chik ang nakikita natin ngayon. Kailangan ng feeling ko eh. Yung ganong ult eh. Kailangan mo na maspatan yung kalaban eh. Nagka-ispatan na pero mistakenin. Let's see here on the delete instant replay, mga kaibigan, no? Again, ang ganda rin ginawa ni H2O doon. Pero may isa pang asing defensive kit eh. May isa pang defensive skill. Alam mo yon, the Fatal Links. Hindi lang naman mature shower yung pang depensa pa. Pati yung Fatal Links, yun hindi nila na-account. Maraming nakagip sa kanila. Fatal Links, Feathered Airstrike, at saka Last Insanity. Pag pinag-combine kung ba't yung Fatal, Feathered Insanity, doon yung nag-combo, nag-combination. Ulitin natin. Fatal, Feathered Insanity. Then, it doesn't change the fact na yung NXP Solid pa rin yung nagko-control ng buong mapa and they got another free lord. This time, with this free lord, pwede ipang bait yon ng NXP Solid either sa gitna, actually sa babayan pupunta, and then they're gonna wait for the crucial skills. Mind you, every skill dito na binabato ng Team Chik, apat na ultimates. So, hindi man ganun katagal yung cooldown, pero at least ramdam mo yung cooldown nun kapag crucial na, di ba? Kapag mga crucial points. So, this time, NXP Solid, pwede na nilang gamitin yung Lloyd sa baba. Kaya mo to, Tol, mind games to, ha? Wala yung the NXP Solid doon sa Lloyd. Ina-assume ng Team Chik na nasa may red side ngayon ng NXP Solid. Kailangan malapagan ng Meteor Shower itong Lloyd, itong Luminous Lloyd na set doon. Ibabody block yata ni Binabody block ni Yowie. Ready body block ni Yowie. Wala pa. Basag yung inhibitor. Basag ba inhibitor? Nasahay ko yung Team Chik. Alam ng NXP eh, na hindi sila pwede magtabi-tabi. So there you go, basag. Ang Torres sa baba. Pinapaulanan ng mga fireballs. Oh, okay. Wala na hinahawakan pa rin. Hinahawakan pa rin yung Meteor Shower. MB here kiting back. That's gonna be the Feathered Airstrike coming in from the far side. Tumalan na dito yung Yowie kaagad at biglang mawawala. Yung parasa nga. Tapos tingnan natin dito. That's a lot of Meteor Shower coming in from set. That's the damage be done in. Hindi na mahala niya. They know they can just go for the clear onto the base. And that's it. If you focus the base, you win the race.